Inakusahan ng China ang Amerika na naninira ng imahe at nagsusulong ng sarili nitong agenda kontra China. Kasunod yan ng desisyon ng Pilipinas at Amerika na dagdagan pa ang mga base militar sa Pilipinas. Tingin naman ng ilang eksperto, tila binabalanse ng Administrasyong Marcos ang pakikitungo sa dalawang superpower countries. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Noong nakaraang Administrasyong Duterte, hindi maikakailang mas kumiling ang ating pamahalaan sa China. Ngayon, malaking kaibahan daw ang tinatahak ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na nang aprubahan niya ang dagdag na 4 base militar na maaaring gamitin ng Amerika sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Maraming nagsabi na Marcos Jr. will be another Duterte, right? He'll be super friendly to China. And he'll continue the kind of anti-Western policies. But none of that is happening, right? It's the opposite that is happening. Of course, Marcos Jr. officially, verbally, diplomatically, maganda yung mga sinasabi niya to China, right? But in terms of actual decisions, when it comes to US, totally different siya, 180 degrees. Nangangahulugan ba ito na mas kikilingan na ng Pilipinas ang Amerika kaysa sa China? Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davos, Switzerland na hanggat maaari, ayaw niyang mamili sa pagitan ng Amerika at China. He diplomatically wants to engage China. Yes, he wants better economic relations with China. Pero pagdating sa security cooperation, para kay President Marcos Jr., it looks like US is the present, the past, and the future. Sa state visit ni Pangulong Marcos sa China noong nakaraang buwan, nagkasundo sila ni Chinese President Xi Jinping sa pagbuo ng isang communication mechanism na siyang tututok sa pagresolba sa mga di pagkakaunawaan ng dalawang bansa, partikular sa agawan ng teritoryo. Humirit din noon ang China na huwag sanang pumayag ang Pilipinas na may manghimasok sa relasyon ng dalawang bansa. Kaya naman ang desisyong palawigin ng EDCA at ang direktang pagtukoy ng US sa mga aktibidad ng China sa South China Sea, hindi nagustuhan ng Beijing. Sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dinungisan ni US Defense Secretary Lloyd Austin ang pangalan ng China sa kanyang pagbisita sa Pilipinas at isinulong nito ang anti-China political agenda ng US. Taliwas daw ito sa hinahangad na kapayapaan at pag-unlad ng mga Pilipino katuwang ang China. Umaasa ang Chinese Embassy na iiwas ang Pilipinas na mapagsamantalahan at makaladkad sa anilay hindi magandang lugar. Tingin ng mga eksperto, sinisikap ng kasalukuyang administrasyon na balansehin ang pakikitungo sa dalawang superpower countries. Mukhang siguro napansin ni Pangulong Marcos Jr. na mahirapan talaga ang Pilipinas sa pagdating sa West Philippine Sea disputes among others. And at the same time, of course, tanggap din natin na pagdating sa issue ng Taiwan, napakalapit natin sa Taiwan. So inevitably, ma-involve tayo, madamay tayo dyan. If God forbid it comes down to a war, no? Or any kind of major conflict. Wala pang inaanunsyo ang Department of National Defense kung saang mga lugar sa bansa ang dagdag na 4 EDCA sites. Pero nauna nang sinabi ng DND na posibleng sa mga sumusunod na probinsya magtalaga ng EDCA sites ang Cagayan, Isabela, Palawan at Zambales. Ang mga lugar na ito nakaharap sa direksyon ng Taiwan at China. Pero ang basa natin is at least Cagayan and Isabela will be involved there. So a number of bases will be involved there. Of course, sasabihin nila na for humanitarian assistance and disaster relief operation ito. But clearly, may kinalaman ito dun sa preparations for potential war in Taiwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.